Hi guys, so I'm Pastor JC Tolentino, and I am blessed and honored to share you the story behind the song na ginawa ko kasama aking kaibigan na si Sir Ace Manilay. So, story about kung lahat ay iniwan ka, naroon siya naghihintay ko. So, alam naman natin, no? So, marami sa ating mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, nakakaranas talaga ng naiwan sa larangan ng buhay, sa pangarap, sa pag-ibig, no? Sa karera ng buhay. Ngayon pa man, may pangako ang Diyos sa atin na mag-stay lang tayo sa Kanya at hindi Niya tayo papabayaan. So, there are times na malungkot tayo, there are times na talagang luluha tayo, masasaktan tayo. But then again, God is there to comfort us. Sana makomforting kayo ng awitin ito at mabless yung bawat isa. So, God will never leave us nor forsake us. God bless us all. May oras na ay kinahihirapan. May oras na ay kinabibigatan. Alisin ang takot at alilagan. Aming awitin, iyong pakinggan. May panahong gulong-gulong isip ay ito ilali para sakin ang mundo. Laging may kulang sa
Naimbag mo lang nga malam, kakabsat, kumusta kayo manan? Nanyangay, kumusta Vander? Umay, nabayag na hantang nga nagkit-kita dito, inibintang sa... Nagkit-kita ka dito? Nagkit-kita kami ka dito. Magkakaiba lang kami ng ginagawa. Most of the time, ni Manong Alen gaming tumulong di technical. So, yeah. Ni Manong Alen, ay ni Manong Hans di kadwak dito. But anyway, for the meantime, siyakpwete ko. Siyakpwete kadwak dito. Yes, of course. And host. And yun nga, kumusta sa inyo guys? It's welcome. Been, another week again, and this is another episode. Episode 65. Wow, amazing. That's that a lot good. Of episodes, a lot of stories that we've been sharing every Friday. Katagyaman kami. Kada kayong kakapsat, gagayam, kakapamilya, kakapsat kami Apo for continually supporting us in this ministry. In sharing, following, watching, and listening to our program every Friday. Yeah. At maraksahan kami that we are actually even receiving comments, encouragements from those who are watching us every Friday. At they are telling us nga mabubless damat kada gito episodes tayo. So we're happy to hear those, and we're so happy, we're just so happy and blessed nga amuminga adat pa kayo among support na kami. That's speaking right. Of kamustahan, kumusta ka man? Mayat, Garod. So, medyo I'm glad nga I'm here again. Medyo challenging man. Hindi nga aramidak tatang hosting. Kasi nabayagat man nga nag-host. But anyway, welcome guys to Native Tongues. I hope nga ang kayo mong umatiro pro pa may. Tapos, i-share yun ito yung share yun ito yung live tayo. As pagrubrugyan na ka, may-share yun nga dagos. Tapno ka. Malay nyo, nag-adati... friends you or kapamilya yung who would come across this your post tapos may share na natin but makarelate na ito yung story tayo manan tatanga episode 65. Speaking of story, anya ba di naging quarter di ko last na episode. A bit of a recap, no? Last episode we had our guest Pastor Joe Bildan, no? shout out po Pastor Joe if you're watching right now. Papasalamat po kami sa napakagandang testimony po. Amen. Share nyo last Friday. Right. Ano? That's right. So, wala lang. It's about how he manages the youth ministry na he's currently managing dun sa Life Changers. And it's amazing, no? With his, hindi naman natin hinano yung pagka, yung age niya. Yeah. Pero, yung pagiging vibrant niya, sabi nga ni Kuya Hans na nung last interview na yung, you know, with his age, tapos yung pagiging vibrant niya na kayang-kaya niya pa rin na dalhin. Yes, makipagsabayan sa mga youth. So, talagang, despite, you know, despite of the age. Actually, age doesn't matter. Age, kung talagang tinawag ka ni Lord dun sa ministry na yun, actually, bibigyan niya naman siya yung kailangan mo. So, tama so that's it. If you want to watch that episode pala, you can always go back to our YouTube channel. And the Facebook pages, we have Home of Praise Philippines, we have UCAP Radio, and we have Cool 97.5. Sa Cool 97 nga lang, Wednesday yung re-airing nila. But with the other pages, right after na matapos tong episode, pinopost na po kagad. So basically, so, simultaneous po yun na nagla-live every con natin. Just like this episode is being simultaneously broadcasted sa TBN, UCAP Radio, and TBN, Home of Praise Philippines. And later on, it will be uploaded sa YouTube channel natin. Home of Praise PH. Don't forget, Home of Praise PH. Like, subscribe, and comment down everything. You know what? Your views, even just like your views can, you know, mean so much sa amin. You know, it, kasi nagbibigay yun ng suporta. Tsaka hindi lang sa monetization yun eh, kundi yung encouragement ba? Yes. Yung, you know, nakakadagdag sa inspirasyon namin na gawin to sa yung mga ginagawa namin dito. Knowing na, ano, that this program is reaching people. Yeah. Diba? By those shared... Locals, nationals, and even international, bro. Alam nating may nararating siya, may exactly. Nakakausap siyang tao, mm-hmm. May nai-encourage siya. Yes. That, amen. For us, that alone is an achievement already. Amen. So thank you so much guys. Don't forget to share this live to all your friends, to your family, and as you have seen our poster, this is about another story again. Yes. So later on, ipapakilala namin ang aming maganda, magandang guest sa araw na ito. So do not go away, we will be right back. Nations and kingdoms shall bow at your feet. Enemies flee at the sight.
sound of your name. Nations and kingdoms shall bow at your feet. Enemies flee at the sound of your name. We are back to Native Tongues, guys. My name is Alen, and here with me is Vander. And of course, makikita niyo at the barbaruan kadbangit at tamanan. Okay, so I will give the chance to Vander damdama nga mag-introduce to guest kayo. But before we do that, please do share, ag-like kayo, ag-comment kayo nung maamu yung mga maka-relate kayo. Yes. Diyay story ka damdama or diyay interview ka damdama. By all means, you know, you have all the floor the floor to comment down whatever your thoughts. And we will try our best to shout you out on our next episode. Without further ado, Vander. Yan, of course, and then yung pabayagan. Mm. I'm very excited because our guest for today is someone I know personally. You know, though, lagi ko na wakad ka doon to church. Awan niya, tikas to yung atak na naging historian. Teka, saan ba tayo, bro? Saan ba tayo ngayon? Ah, yeah. We are there at Shalom Christian Church. Church nila? Yes. So, shout out sa mga kasamahan namin dito sa Shalom Christian Church. Baka di pa nila alam. Magulat na lang sila sa Friday. Ay, sa airing nito. So, biglang ano, no? Yan. And anyway, this person or this guest that we have for today is someone I knew personally. And I'm very excited because this will be my first time at lang to have a conversation with her. And ato tiket ko damag yun. Of course, our guest for today is a former OFW. She is a mother of two and a wife of one, siyempre. Kailangan mo linawin. Shout out Pastor Bonnie niya. Baka Pastor. Yung aming buting pastor. Asawa ng ating guest. Of course, ang kunpabayagan, our guest for today is we have Auntie Freda or Wilfreda. Tag-tag. Hey, welcome. Welcome to our show. Thank welcome you. Kumusta kay Auntie? Mayat. Mayat. Napintas. Salamat si Panag-unlock you. Thank you for the opportunity na na-interview kayo. Oray no, medyo late tayo nga tinay-tay to you. But thank you. Alam niyo ba na naghintay pa si, ano, si Tita ng ilang oras para lang tapusin to. At hindi lang yun. Tinapos niya yung mga errands niya for this interview. O, diba? So, magalak tayo, di ba? We are honored to have this kind of, you know. So, niya ba? Niya ba ti... Niya, yung kunang tatay nga damagong. Of course. Tanungin muna natin yung life testimony ni Auntie Freds. Yeah. So, anya ti kwa? How did you meet or how did you know Jesus Christ personally? Okay, so I came to know the Lord Jesus Christ when I was 16 years old. That is 1991, after the earthquake. My sister, who is in Hong Kong, is the first Christian in our family. So she shared to me about Jesus Christ. But hanging immediately nga kwa, nga naawatak di gospel, kasi I'm a devoted Catholic. So, grounded kami dyan. So, kaslangay nga narigat mi nga panawan di dyan nga kwa. Nga nagapuan. So, nabayagak nga nag-response dyan nga kwa. Nga insure na kanya. So, ti-response ko kanya na two letters iditi kwa. Di kasa nga evangelize iti. Nya, surat iti. So, ti-response ko kanya na iti magsurat takot kwa. Persecution. Until such time nga she keep on praying, hanga na give up kanyak, and then time ngay nga after the earthquake, magulo the earthquake idi, ada kami iti province, ngay kat nagrigat nga travel ijay inga na ti bagyo. So, ada nga inner struggle ko ijay. Until binasak jay surat na nga last, ngay kat ko na you need Jesus Christ in your life, and there's no other way for us to be saved, but only the Lord Jesus Christ. So, ada the letter nga in surat na ijay nga, if you want to follow the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior, just follow this simple prayer. Prayer inside your heart. So, mamati ak nga ijay nga rabi, nga I pray. Talaga jing a prayer. Nga I pray the Lord Jesus Christ. Anak ko nga malahan ko nga malipatan jing a date. That is April 21, 1991. So, that is a time nga I
receive the Lord Jesus Christ into my heart. Inikanak nga iti pagbasbasaan nga yung akwa. Jay Bible lang nga ikat, Book of John. So, kunana, I send this to you, basaan na ito. So, in that, every time nga basa iti Bible verse kat, sang-sang-sang-sangitak nga, hanhay nga nga, haan nga akwa, han nga sumarsardang ti panagsang-sangit ko, tajay basbasa akat, kas lang nga, syak ti tamtamaan na. So, until such time ba nga, adati friend ni manang kong nga akwa, nga Bible woman, and send na iji balay, no, may ag Bible study, ag follow up. So, kung nakaitat haan, usto di dayon, God is really a powerful God, nga hanangay nga binaybayan nga nga agin agpatinggaak lang iji. So, in my timan, naging magat nga nga kwa nga umayin pal follow up na kami, binay Bible study ang na kami. So, ikakatatawa, syempre we are in jengi practice iti Catholic mo ada umay ag Bible study ket ilumeng ni ngay di ko di ay so ilumeng ni DJ into normal basket isubli ni manan so adangay DJ ni han kong malipatan nga Bible verse nga intend na kanyak 2 Corinthians 5:17 kuna lang ket if anyone is in Christ he is a new creation. The old has come, the new has come. So, di jay tikas lang ay nga, apay ngay nga, itakapay lang nga, agis istan. Kat, amumun, tikin nagpaiso, pinabaro na ka ni Apon. Kat, unti-unti ngay nga, kas lang ay nga, niluklukatan ni Apo jay panunot ko. And then, until such time nga, no, umay ag Bible study, di jay Bible woman, ngay kat, just will it, that stay there, tap nukwa, until napanakmutan nga nakijujun iti ko worship service every Sunday. Amen. So in inaya dijay until naggraduate ak iti high school in mayakon iti Bagyo. So hanak manan nga binaybayan ni Apo Dios adat inturong na nga church kanyak nga papanak nga wherein ijayak nga nagpabaptize, ijayak nga naggrow. So niya po kat na imbaglaon unay. And then after that, while praying, kasi ti desire ko idi, ay kat I will sumurakak iti seminary as a nun. As lang ang madri. Kanya? Ngam, God change everything. So, hanganak nga nag-response nga dagos din nga calling mariknak ada nga kaslangay nga ba nga God is calling me to go. But, han ko nga hanak nga nag-response nga dagos. So after graduation iti college, I thought nga makainak iti work nga han nga ingrant niya ako Diyos. Though nag-volunteer ak nga nag-work iti, kasi lang ay volunteer, just a volunteer. And then until such time nga, siguro agabrutak ko na. So, nag-abrutak, in a few months, nakapanak. And I stay, napanak iti Hong Kong, nag-work edit ko 3 years single ako idea nag-stay ako edit 3 years I committed myself in the ministry so ijay ko ngayon nga nakita nga God is pushing me to go home to go to enter seminary so I pray to the Lord you know anya talaga iti leading na and God is good because the church where I in Hong Kong, colon Filipino Baptist Church, the grant scholarship. Sinong may gusto ba na pumunta sa seminary? So, sabi ko, Lord, ito na yung sagot mo sa prayer ko. Yung church na yes, kaslangay ko na, oh, those who are willing, may calling ba kayo na pupunta sa seminary or Bible school? Nice. So, sabi ko, Lord, ito na eh. Ito na, Lord eh. And then, nagkataon din na yung alaga ko na matanda, namatay. So, sabi ko, ito na, Lord, ito na yung sign mo na uwi ako sa Pilipinas. So,
idi nagawidak, idi nagpakadak, idi employer ko, ako nakaikot. Since na natayin jay mother mo nga alalagaak, siguro dahil ito yung matenti chansak nga agawid, tap na mag-eskwila iji seminary. Kunakot ko na okay, that's a good decision. I'm happy for you, kunana. So, may samot lang iso na nga ng jay employer ko, ng support kanyak, iji seminary. So, kaslangay nga, panag-response ko iti na calling niya ako Diyos na sumurkak iti seminary. It's prepared. Kasi, nag-isiyak, iti nagawidak, that is 1999. So, nag-enroll ako iti seminary iti January 2000. So, nag-eskwilak iti iti, nag-hugyak iti nga nag-eskwila nag-enroll. So, everything goes well, provided iti aming needs ko or iti allowances ang nga nagkurang. And at the same time, adang iti extract aduti ka kadwa iti seminary ngay nga ako kurang timan. So, di really need financially. So, dagila doon mga ikat ag part-time lang ay. Masang ikat ag-work da iti library tatno ada iti kwa, ada ti mausar da piman. So, di yan matantikas lang ay nga opportunity nga ma-share no inyo ti blessing. So, nada ti send ni among ko nga allowance. For you, kunana, i-share ko mata, makikitak na itikwa, kasapulan di di seminary. So, in the place iti seminary, matado ti struggles. Kasi, takes a lot of time to study. 3 hours lang tituro ko iti di seminary, di DPS. Kada ti requirements iti ko at ti readings, book report, te exam mo at ti professor ganin nga ako. Nga mahilig ti pap-quiz. So ngayon nga, kailangan nga be ready at ti panagsarot mo. So napadasak mo iti seminary ti ko. Apagsarot ko ngayon kat nagsakitak ngayon. Kasi nabigla ang iti ko, subjects. Nabigla ang ngayon, 5 nga subjects ti inalak. Oh. Nagdagsan niya nga kasi lang nga ko in pandak iti ti hospital ta slak nga hangko nga kaya isong in-drop ko ti maysa ito nga 4 lang iti kasi lang nga ko nga in ko iti first sem so naka-adya-adya sa ijay nga time so instead nga 2 years de course ko naging 3 years yay course ko nga kwantak slangay nga ba nagadyasa and after that kumitidak mag ng ministry health need ijay ko adati field mo eh. So ijayak nga ko madlang San Carlos sites ijay San Carlos sak na slangaw nag field no, kapitbahay lang na church sa baba lang sa baba shout out San Carlos sites yes doon ako ano doon ako ginamit ng Panginoon ba na mahasa pa sa ministry. So, until such time, as I go on with the ministry, going outside, the missions, marami din akong na-encounter ng mga problems, challenges, and marami din akong mga kasama ng mga pastors, and Bible woman sa field, and ang nakakatuwa dito, yung kasakasama kong pastor, yun pala yung ibibigay ng Panginoon na parang lifetime partner ko. No, hindi ko alakalain. Kasakasama mo siya, tayo parang as you go with the ministry, fellowship together, no, adati ko ah. Han mo ngayon nga ipag-arup nga isugayan dito ni Apo nga. Wow, nga partner, yes. So, as we go on with the ministry, siguro, hanggang ma-develop nga dagos ti love, di ba? Padayta, ininot. Na, slangay nga, kasjay, ininot nga, ininot. But, you know, yung standard ko, hindi yun ang standard ko. Pero, hindi, mabaling nga, iba, tayo gamin di standard tayo ngayon.
standard tayo di Dinengngeg. Jigem standard ni Apo is the best gayam nga itad na. Iso nga adangay ti note ko idzay ngay nga iti-check ko Lord yes that's true adangay ti iti-check ko idzay nga ko fail mo iso na dito eh ang lang matika sa dito eh ng alam niya yun when it comes sa music fail siya doon hindi ako doon sabi ko Lord ayaw ko to when it comes sa height Lord hindi kuna hindi yun ni eh. Pero alam mo ang pinasok sa akin ng Panginoon is my ways is not your ways. Alam ko yung nakakabuti sa iyo, so struggle ko yun when it comes sa marami akong struggle. So, I keep on praying so as I seek the Lord, as I keep on serving the Lord, yun na eh. Yun na yung sabi na, oo. Oh. Eh, nakita ko rin si pastor ba na, siya. Hindi ako nagsisisi rin na siya yung binigay ng Panginoon. Hindi ako nagsisisi na siya yung binigay ng Panginoon sa akin as my partner. Actually, celebrate na lang itong manok din. 22. Oy, yes. Last week. 7. Yes, April 7. And they have renewed their vow. Actually, Lakjay Pangas yun na last week lang po. So, congratulations. Yes. And Pastor Bonnie. Thank you. Yes, thank you. So, I think that's just half of story. Very fascinating yung one, no? At actually, dukit-dukit-kitan tayo, Jay, pagkakon, parang inlatag na namin, eh. Yeah. Ang kami nag-question, eh. So, anyway, that's just a half of our topic for this afternoon. Yes. So, we'll just have a short break. We'll be wala nang ibang sasambahin tangi ikaw lamang ang nagbibigay saya sa buhay ko. Back, this is still Native Tongues, where we talk anything under the sun. Of course, in this episode, nadaman ng tibarbaro tayo nga putahe, nga ibingay manan kada tayo, nga viewers and listeners, and tatay narugyan ninyo ni Auntie Jay, testimony na, nor just half of the testimony, kasi nag-adubay gayam, di mo balin nga i-share na, yeah. Di patapos. So, we'll continue with Auntie Freda's testimony niya. So, yeah. So, bali, ang gagawin natin ngayon ay magiging two parts ng episode natin yan. Diba? Exciting. So, this time, this very part of this episode, mapapakinggan natin yung pagiging testimony niya. At the same time, how is it being a pastor's wife? Parang wala pa ata tayo naging, meron siguro pang hindi natin masyadong naging topic siya. Pero anyway, ni Auntie ngayon. So, tuloy mo yung ganda na tayo sa may kwan. Love life. Sa King Time. Yes. Kabayatan nga adak ije seminary niya. Ngayon, yes. Agagam kami kani boyfriend ko idi. Agagam kami idi. Yes, ex. Tatan ngayon, ti plano mi idi. So, nag-propose ni eh. Kaya't na ngayon, ag-settle kami. Ngayon ko nag-agwari pa'y atak wa. Ag-iskoy lak pa'y. Ag-lipasok pa'y. Kunak, takababain mo tijin, nag-sponsor ka niya. Kaya't, baka ibagada nga, iti-take over, granted ko lang DJ ko, intada kanya ng scholarship ng haan. So, tinangyari niya, ngayon, Jay father-in-law, ngayon, nagkasakit na paniti hospital. So, kuna lang ay kat, apay, awan ti plano yung ako, agkasa, kuna na, kanilitinda kami, di apang ko binisita ije hospital. Inbaganan, di zay. Apay, katno kayo nga, balak nga ako, nag-settle, kuna na. Kat, kunami, numalpasak nga giskwila. Kat, ti kuna na,
han nga mabalin nga idardaras yun, tapa. Kasla hanak nagbayag, kunana nga. Kunana kung namin ikat, han, ah, tatang, takwa, uncle, kunak pa. Kunani ni boyfriend ko nga, haan pa, tatang, takwa, gis iskwila. Haan, takwa, apay han nga mabalin nga, uriya, gis iskwila, kat, agkasar kayon, tabaka, hangko nga maabot, kunana. So, kas langay nga intik man ni Pastor DJ nga chance nga sigikit din kunana hangkamot nga kwad kunana we pray together no agkarong kami ti time nga agsabat agkararag kami ikararag mi dagiti amin nga banag nya nga plano kas jay and nagkataon ngin nga in my dikwa DJ Pastor EJ Hong Kong nga spiritual pastor spiritual father ni Pastor yung husband ko. So, tinake namot DJ nga nagpakada. Ako na pastor. Gay-gayom ko yan ni Fred, ako na na. Mabalin ka din ako, nga dawatak iti pamalobos yun. Wow. No, mabalin ko nga ikasar iso na nga ako. Nga uray nagis iskwila, takas iti request ni father ko, ako na na. So, sigurado ka dyan, pastor. Sabi ni pastor, Tim. Siguraduhin mo, Pastor, na makatapos si Freda sa pag-aaral, ha? Kunana. So, Pastor, sige. Kunana. So, we talk. Nayaban na kami ni Pastor. Ready ka na ba talaga na, nag-settle down? So, I release the blessing to Pastor Bonnie. Kunana mo. I'm happy sa both of you. Kunana. So, DJT, kas langay nga kwa, nga nag-planuan niyo nga, okay, sige, darod. So, DJ, nagplano kami for 6 months. Planning. 6 months. Prayer, data, and then lot of things. Ang kami mat nga narigatan kasi adungay tikas lang nga tinulong ka ni Pastor. Nga syaktikas to'y kung nadapi man. Dagingin nagpaspasturan na nga church nga ikot. Amin kat it flows blessing. So, hang kami nga narigatan ngay, santo timayat ngay kat awan iti gastos ni utang ni EJ Kasar mi. So, it all about blessing bat ni flow ni Apo Diyos. Na dagay churches nga nagworkan ni pastor, sila nagvolunteer na piman just like vegetable. Di nagpasturan na EJ Atok. Kunadangay kat pastor, maragsakan kami takwa. Dati intern ni Apo nga nga kadwam. So, hankan nga gumatang tinateng, da kami timang tinateng. So, the church EJ Calvary, Baptist Church, nagpastor ni Pastor EJ. So, we are happy, Pastor, nga ikasardakan. So, ito iti pagkasaram, kat hangkang nga agbaya dun. Ta ito min nga libre din ka. So, EJ San Carlos Heights, mat nga ayan ko, punadangay kat, kami na ang magdekorasyon. Wow. So, kunada. So, Jeff Flowers, adati yung people EJ Church ni Ira. Diba, adati sabong da nga kalalili EJ ko, atok. Ngayon, Ate Fred, kunana iti ta, ati pa lang ti awag na. Siya kung ti ko ati mangit ti kalalili sabong. And then, at the same time, nag EJ ngayon ko, ti kakabsat ni Pastor, ngayon, sabong tingula da ito yung bakal. So, hang kami nga narigatan nga nagkwa. Kung nadakot, sige, provide ni amin dagitada. And then, they backdraft me. Adapti classmate ko, they seminary. Kung nadakot, Ate Freda, ako nang gagawa ng backdraft mo, huwag ka nang mamablema ko na na. So, another blessing. Nice. And, yung camera, at saka video, yung classmate ko na naman sa seminary, kung na nangayot, Sister Freda, may magbibideo ba sa inyo? Wala nga eh. Ako na! So, nice. So naman ang tinag-volunteer ti kwa. Iti-video kong di kwa. Di camera together with Prism. Kasi yung coordinator ko kilala ang Prism. Kaya sila yung parang photographer mi talaga nga. Ken, di price na nga intadangay kat. Nagbasit di pinayadan mi. So nga, it's really a blessing. And everything... pati ti no usar idi wedding ngay ket kwa provided J. Caldero nga na usar yes J. Caldero nga na usar kasi
the sister-in-law after trabaho the teacher is on IT deep ed ko na nang ikat buludak day kalkaldero ijay kwa ijay school so in pa buludak biman and at the same time han kami nga nag ugas inguyod da after iti wedding yan ya ngayon after iti wedding inguyod dan hang kayo nga agregatan and the plates hang kami nga nag nagbusa iti pinggan ni nga maugasan jay friend ni manan nga kwa nga pastor matlang kuna nang ikat na kami ti gumatang iti paper plates and everything so provided everything and jay karni jibaboy in provide ni father-in-law iti duwa and then duwa matlang nga nagapo kani kini pastor ngam jay kwarta nga ingatang nga intada kanya na so kaslangay nga everything ikat blessing and and ang struggle ko on that no on that before iti wedding ni nga ikat ko hanpay nga Kristiyano ni mother ko nun handa pay nga kasdingi nga kapwa iti ko iti pamati so adada pay lang iti makunangay nga ugali nga kinapagano handa nga kinapagano kundi pagiging religyosa so di insist di jenge kayat da nga mangyari nga ada iti tingi ugalin tingilin-ngilin nga kunada jenge before the wedding ada ti maramid iti rabi inti Friday kas lang nga unungon da kayo so kunami haanan takwa sa balitatan han kumanga kwa haanan nga masurot di jay nga ugali ta namati kami mutan han tada kami ti parents yo kunana ni mother ko so nag-struggle lang on that part nga kahit da nga i-insist di jay nga aramidan practice so we ask the church to pray with us and we pray together kini pastor this is really a battle it's not so ni mother ko kuna nang ikot no han mo nga tong palon da ito'y nga aramidan ikot han ka nga imarcha no kasama kuna na nagsangit ako on that time pray up within the week before the wedding nagsangit ako ti kararag I cry out to the Lord. Lord, kunamat iti saong nga, I need to stick because the Bible says, I rather obey God than man. So I struggle ko di jay, kunak mother ko iso na, but I have to stand for what is the truth. Kuray no mother ko iso na. Kasi, that's the truth eh. I hanak nga compromise. So I pray, we pray for within that week. And then, Friday comes. Yeah? Nasdawak na lang ang takwa. Adangay ti na isagana nga bado ijay nga nakahang kit ko nak ni ading ko akin bado da iti ni mami ko na nakat yamanak ta at least kwangay na realize na nga apay ko mga ikasdi ko intulodak adda ni parents ko imay da iti wedding ko maragsakan na kun that time kasi God is really good those time the week na nagkararag kami nga nag cry out kani apo may kat nasambatan. So, the wedding is Saturday. Nakita dati flow iti wedding ni kat mayat. Then, Sunday comes. Inya? While we are preparing pan-ijay church, adang iti cousin ko nga himabol from Japan. Himay iti Sunday morning. Himabol na pan. Kumusta ti wedding? Kuna na ni mother ko, ada kami di kwarto. Deng-denggan niya, agis istorya na, mayat, gayam, tikasar, ti Kristiyano. Kuna na. Deng eh, napintas gayam, kasto gayam ka. Talaga nga, makita mga awan ti kwa, han ko ngayon alaw nga ada iti inom. And then, ada nga di ugali nga, diba, dati sala. Han ko ngayon alaw di jayan, han ni ngayon alaw nga mangyari di ay. So, na-appreciate nakita ni Degay, ti parents ko, nga mayat gayam. So, Diyati may isang blessing they appreciate. They have seen the jingi difference iti Kristiyano kung saan nga Kristiyano nga kasar. So, sa lahat na magkakapatid, sa aming lahat, ako yung ikinasal na ano, na maganda yung kasal. And honestly,
I'm a conservative person. Siguro ko nadangikit ka for me naman ito, no? Jika sa migaming kat isuti first nga kiss ni Pastor Kanyak. Yes, we preserve talaga. We preserve iti kwa, iti purity ba? Nga until we kwa. So, di jay ti may sangay nga kwa, makita mi di flow, iti blessing ni Apo Diyos. So, and at the same time, after the wedding, wait lang. Pas muna tayo dyan sa after the wedding. Kasi we want to i-reminize muna natin yung ano, yung process ba? Oh, kung saan nagsimula yung relationship nila, kung paano, ano. I mean, it's just so amazing, no? Na yung naging foundation talaga ng love nila is not just emotion. Parang yung isa yung sino talaga na tumatak sa akin eh, yung tsaka the fact that they really pray. Yes. Pray for everything. Na dapat talaga, you know, when you really want to go into a relationship, serious relationship, yung talagang, ano na, yung seryoso ka na ba? Yung hindi yung parang, para lang, hindi yung curiosity lang ba? Kontak na makuna lang. Makuna lang na meron kang, the partner mo. Diba? Kung, kasi kung maniligaw ka na, seryosohin mo na na parang, asawa o mo, parang ganun yung, ano, yung papuntahan niya. Yun, makigayam ka, with the purpose of the asawa, yung, patas lang. Diba? So that's, you know, matinding ano yun na nasa ating mga kabataan ngayon. Especially about preservation. Yes. That's very hard to pag ngayon. Pero we want to, you know, i-highlight din natin yung bagay na yun sa ating mga youth ngayon. Na, you know, that's very important. And you see naman how smooth. Merong mga konting struggle sa family sa side ni tita, pero hindi ano eh, naano agad eh, na-solve agad eh, you know what I mean? So parang, so makita niyo kung paano mag-flow yung ano ni Lord, kung paano niya i-bless. Me, I just got married last year and we just had a lot of parang bumpy roads, you know? Pero nung pinapakinggan ko yung ano ni tita, it's just so amazing. Parang, you know, doon mo makikita talaga yung kung paano magbukas ng palad si Lord ba na walang ginastos and whatnot. So, later on siguro, naano natin yung ano eh, yung testimony, and then yung paano nakilala ni tita si pastor, and then when and then they got married. So now, later on siguro, punta tayo sa pagiging buhay mag-asawa na. Okay, so, not go away guys, we will be right back. Welcome back to Native Tongues. Of course, before we continue with the story that we have this afternoon, we'd like to thank you guys for continually tuning in this episode. Oh, alas ng oras ng start natin. Okay. Baka tulog pa yung iba. Panagtuturo. Nagpaisa yung oras. But anyway, thank you guys for continuously tuning in with us despite of the time. Kasi medyo fun itong time na to, nakakaantok talaga. But if ever hanyo so nang or late yun nga nabuya, we'll have a replay naman afterwards. So may popost naman siya kagad. Yes. Anyway, hantay nga po bayagan, let's continue with the story that we have this afternoon. Of course, tatay auntie na pagtungtungan tayo, Jay, life testimony, kasal na meet ni Jesus Christ. Yung ministry mo, how did you grow, the seminary, and then eventually na-meet mo ni pastor, si husband mo. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung buhay ng pagiging may bahay. Okay, so... Siguro ano, sorry po. Let's start siguro with, start na natin agad sa ano, sa struggles and kwan. Joys and struggles. Yung pagiging pastor is like, para ma-highlight lang natin yun. So, or challenge. Yes. The joy, syempre bilang asawa ng pastor, the first years we enjoy our honeymoon stage, no? Yeah. As husband and wife and at the same time in the ministry, no? Yes. We are in the honeymoon stage, no? Nag-enjoy kami, so we give the full ano namin sa ministry. So that's a joy, ano?
a joy being a pastor's wife is to serve na to asikasuan iti asawa niya ti provide iti kasapulan na no nya dagiti banag nga masapul as a wife nga maitan mo iti has partner mo and ti struggle ko met nga ikat ko adangay di ko adjustment nag-adjust kami idzay ngay ta syempre hang kami nagparyas iti adati flows mi nga duwa so agad adjust kami ngay no kasano kami nga ag mimit iti area nga no may minsan nga ikat hang kami nga kinawatan nga the good thing is we are Christian, both of us is a Christian, so we meet nga, oh, God is our foundation, so we have to settle this, no? Kasapulan tayo nga, kasapulan ta, kasi, when? That's true, hanta nga maturog nga, hanta nga nagtungtong, uno hanta nga nagtungtong, ikararag ta dahito, isettle ta dahito, tapno mayat. So, di jay latati ko ati, iti basihan mi, kasi kung nakaikat, we promise na, nagkasarta nga ti pondasyon ta nga ikat ni Apo Dios. So dayto iti kanayon nga laglagi punta. So no adda ti hanmi nga pagkinawatan natural mat lang DJ ti agasawa eh. Adda iti struggles yu ta hang kayo nga perfect eh. Agsabat kayo nga agsabat nga. Oy, we have to forgive, we have to talk, we have to settle this issue. So DJ, masisettle ti issue mi sakpay nga maturog kami and then we pray together. Happy manan. So, taytoy mati may sa idi adan iti ubing mi nga adang adagos ti intern ni Apo ti iti panagkasar mi. Shout out Kurt B. Pino provide intern na nga Apo nga adagos nga. Yes. The good thing is akwa ngay si Jetty pangkitaan mi nga after iti kasar mi nga ikot nagseparate kami nga adagos. Hang kami nga nag-isti iti both sides. No, kuna ka ni Pastor. Nag-separate. Yeah. Kasi binmukod. Bimukod kami nga dagos. 3 days namin ije balay. Ngayon kuna, uray ag-abang ta, basta ag-separate ta. Hang ko nga kaya't nag-isti, ija-ayan nyo, winu-ayan ni. So, adati in-provide ni Apo. Ngayon nga nagyanan ni, balay ni kapsat ni Pastor. Day na unada. So, inbaga na piman nga. Agyan kayo kayo dito balay ni, tawan tayo gigyan. So, ije kami nga nagyan. So mayat at least no ada iti kwa ti napintas ije nga ket we learn da kami nga mismo nga duduwa nga nag-start nga ket ammumi nga iti kwa no kasano nga awan iti makibiyam nya ta kayo lang nga duwa no ada ti problema awan ti makibiyam kanyayo so di ti napintas so di ti nay mayat nga nakita mi ket idi nagkaroon kami ni iti kwa dudwa kami lang nga kani pastor nga nagrigat and at the same nice. Time dagijengeng ako dagijengeng nga nakita mingi nga dudwa kami lang ikot na madidevelop mo DJ kwa dagijengeng DJ character ni so sa ano mo yung adati DJ mas lakas rigan and patient adapay nga matatidog iti pasensya so napintas DJ nga nakita ni mo at mukha sa nung impakita ni Apo Dios iti parabor na kada kami nga husband and wife kasi kung ano kasi totoo yun yung kapag maminan kami tikos mo't lang tikontik when it comes to dinong pamilya and speaking from others experience hindi pa wala pa naman ng isa ko pero ano magkomentuhan syempre comment bakit history Ahmed kita ako so, parang minsan din kasi ang konti manggagaling yun sa kapag kaya talagang kailangan tiyot lang bumukod no, mag-apungay matlang tiko sa family members matlang forever decide di babae or decide di lalaki talaga di importance di bumukod matlang kasi yun yung nasabi ni Auntie Freda no handa nga sumina as partners they will not grow handa nga mamamu jay kuan wad dati conflict dapat mabanda jay mama da siguro jay at kas na halin nga ma-resolve diba kung kumakaro ba kitin may mga kampihan na manghiyari diba so and speaking of kuan speaking of family is there any was there any like challenge siguro na or challenges na experience niyo with the maybe sa side niyo or sa side ni Iwan during marriage nung first maybe siguro ganon yung ano yung impression sa tiyang nanay ko hindi believer especially nung nag-hold kayo hindi ikot ko ngay o niya na ganon
sigurado ba? Kasi diyan ba? Na-challenge daw magkiti yeah. Kasi siyempre halos tagitinay kakapsat ko ngay kat handa nga as in istay na pa lang isay. So, siyak na itikas lang ng iba ka nga I need to break this. It's a usual thing na ba? Yeah. Biblically, kung nanamot nga yes. Nung nagka-circle cut, you have to separate. From, yes. So, kung nakani buster, magkasarta, hanak nga makian king gawin nung makian ka kanyak. Kasapun nga ibalay nak, uri agabang ta basta, hanta nga mainayon kanyada. So, di jay tinangyari. So, napintas ta, napasamak mo ti jay, nas naragragsak. Tangay awan iti kwa, awan iti makibiyang, ibon guys. And then challenge kanyak nga ikot kwa ngay, kaslangay nga, idi habang gumaybayag kami ngikot adun ngay tim nyangay matidze nga ko nyangay di kas lakas jay jengay kunak ikot hanmo nga maiwasan nga dati ibagada nga that's a challenge iti faith kunak ni pastor party ti panang surut ko ni Apo dagita na nga masasbad manggagmungay nga negative yans but the only thing we have to do is to pray to cry out to the Lord na han nga dagi jay ti makunangay nga mangdadaal iti relasyon ta nga duwa. Di iti may isa nga na kanayon nga ipagkukuan ni nga duwa. So di iti kwa mayat. What can you say about that? Napulpul. Amen. So gabi niya, I hope that you were able to listen. Lahat-lahat lang yun na sinabi ni Tita. From the very start, actually, punong-puno na yun actually ng karunungan ng kaaran. Magtagalan mo. Kaaran. Kapupulutan ng aaran. Aaran. So, if you, sabi ni Wander kanina, if ngayon lang kayo pumasok sa live nito, you can just push the replay button later on. Yes. Mapapanood nyo itong part na ito. And, ngayon, siguro ang next natin na i-ask kay Tita is ano kaya yung the best na advice na may bibigay nyo kaya sa hindi lang sa mag-couple kundi even the ones who are even young planning na yeah. Okay. Siguro ti may isa nga maibaga kadagiti tatanga generation nga ikat handa nga grush iti makuna nga relationship. They need to pray together. You have to pray for it. Yun ba yung talagang plano ng Panginoon? And then seek the will of God. And the Bible says that delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, dayta ti number one nga ikwa tayo. And then hanggang agpadala iti emotion. Kasi di emotion mo, ag-change di di eh. So, masapul nga ikwa mat lang, is it? This is your will, Panginoon? And no ada iti planum it nga agkaroon iti kwa correct jeko na ni Brother Vander nga no ag relationship ka iseryoso mun han nga di nga itry ko da iti man tanu no kasya ket kwa haan nga napintas si kasya kasi once nga inkwam di jayen isungod jeko nak nga ti pundasyon mo nga ket kararag ka tailid na kani Apo Dios ken iti sao ni Apo Dios ti mangilid king ka Lord. No adaman ti nagustuam nga babae. Tani pastor ket kasi eh, nagustuak da ito nga babae. Kanyak siya kuna na, Lord, kayat ko da ito nga babae. Itad mo kanyak da ito nga babae. Apo Diyos, da ito ti kararag ko. So, kaslangay nga dinaan na piman iti kwa? Ti kararag. Dingay nga, di ba as King David, nga very open iso na kanya Apo Diyos nga, Lord, da ito eh, Apo Diyos, iti kwa. Apo, itad mo kanyak da ito nga babae, kuna na. So, di ay tinapintas nga mabalin ko nga maibaga ka dagiti henerasyon tata, dagiti kwa, dagiti young people. Kasi nung maminsan ngayon, they have a drastic decision ba? Na kung natang ngayon, uy, nagwapo, isundi dyan, Apo Diyos. Tinignan mo lang yung pagiging gwapo niya. Yun ba talaga yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo? So, hindi eh. So, sa mga couple din, no adadan iti makuna nga panagkadwa nga ket always remember no Kristiyano kayo nga duwa nga ket always nga agsabat kayo iti center nga ti pundasyon nyo nga ket ni Apo Dios. So maliban no talaga nga tinagmit nga ket
Kristiyano kung saan nga Kristiyano, they will really struggle each other. Mm-hmm. So, dito'y manan, no DJ kat nagsinabat, DJ mismo kung makristiyano, is di maging stronger. Mm-hmm. Iso na timang dala, DJ partner na kani Apo. So, han nga give up. Kasi timang mangyari dito ngay kat, ano nga iti mas mapaspasama kan tatan nga uray no kunang makristiyano da ngay kat. Separate da. Mm-hmm. So, nagsakit ngay nga ko, nga denggan, kanya. Han nga napintas nga testimony. Yes. Kanya, ibaga mga Kristiyano ka ngay kat, inyet, nag-separate kayo. So, ag-istika ko maidzay. Nga, for better and for worse, for richer and for poorer, mm-hmm. till death do us part. So, no ada kayo idzayon, andyan na kayo eh. So, we have to stick together. And staying in a relationship, look at the effort talaga dito. You know? Yes! Effort! Coming from you. Yes! Ah, at least, may karanasan ka. May ano ka na. I'm just learning from others' experience. At least, mayroon na. May nalalaman ka na. Hindi, pero totoo, seryoso yun. When you enter a relationship, even your relationship with God, di ba, tatrabahuan mo din nun talaga, may effort ka pa rin. You know? Diba? It's an intentional effort mo lang from both parties. Ganun din sa relasyon sa love life. Ganun. Yes. So, that's true. Huwag nating, yung sabi nga nila, yung cliche na kasabihan na kapag, ang pag-ibig daw, hindi yan parang mainit na kanin. Kapag sinubo mo, iluluwa mo pag nainitan ka. Diba? Saan to nang gagaling ka? Yeah, I'm just ganun, makipagkwentuhan kasi tayo sa one. Marami tayong matututunan actually. Me personally, wala pa naman ako dun sa stage na yun, but I'm very blessed to be here na itong interview na to because I'm learning a lot and I'm being reminded. And speaking of learning, nakuha ko sa sinabi ni Vander kanina is seek spiritual advice. Mm-hmm. Yan yung isa kong na ano dun na parang napakaganda siguro na ano, kung hindi ka klaro, hindi clear yung paisipan mo, especially towards a person or whatnot, seek advice. Because that's what I did actually before I pursued my wife now. Ayoko magpadalos-dalos that time. True. I went through the process because you know if I'm going to share my testimony, hindi maganda rin. Pero anyway, nung nag-start akong i-pursue yung wife ko ngayon, I started from the very beginning. So yun maganda. Sinabi ni tita kanina na pursue, tapos pag-pray mo, and then take effort. Effort talaga. Of course, mag-action ka rin. Hindi yung parang mag-pray ka lang, pray, pero, mo lang, pero wala ka nang ginagawa. Hindi naman pwede yun. Wala kang action, no? Kasi di naman nagpe-pray lang si Pastor Bonnie na ano yun, nabigay mo sa akin. Gumawa rin siya ng effort siya, yes. Ganun, yung pakita rin yung intention. At the same time, yung good intention ba? Yes. Hindi yung intention lang na intention, kundi good intention na kasi masamang balak. Masamang balak. Ibang word yun, diba? So, that is very, very malaman na ano. And this is actually very timely, ano? Yep. Because if anyone of you guys, karo ka da gito, adding tayo, young people, or watching right now, or listening to this testimony, please. Pray. Just heed these words niya. Pakinggan sana natin ito kasi ang dami kasi ngayon na sadly kabataan na cases of premarital relationships na di ba masikugan lang handa pa niya kasar kasi so siguro maano natin yan in one episode siguro ready yung ma-discuss natin yun. Anyway, thank you po so much for sharing yung napaka-wonderful na testimony ninyo. Yes. Especially nung time na yung pag-pursue ni Pastor Bonnie and then until yung naging kinasal kayo. May up naman nakadwate yung Pastor Bonnie. Ay, parang isa yung natin. Organic yung ball eh. Yeah. Naging true love weights na tong kan natin. Anyway, ayan. So, that's just the testimony part of our guest, ano, and we'll just have a short break. We'll be right back. Thank you.
Ayun, welcome back to our part 1, episode 65. You're still tuned in to Native Tongues. Wow, amazing. Nagmedyo nang nagtatatay. Gabi, from testimony pa lang yun. Testimony pa lang yun. And yung part pa lang yun na ano, kinukwento niya yung kung paano sila na tagged, nabuo. As a family tagged. Yes. So right. Anyway, outro muna natin tong episode na to, tong part na to. And then next week, papakinggan nyo naman yung istorya niya sa yung pagiging OFW na naman. Yeah. So, alright. Ayun. So we would like to thank our partners. Alright. We have TBN Asia. Home of Praise Philippines, your home recording studio. Cool 97.5, your only Christian network in the North. UCOP Network. Road Mic Philippines. And of course, Havila Turmeric Coffee. And by the way, thank you kay Tita. For that wonderful time, yes. I mean, sa kanyang time. Makadwa tayo pa yung matsunan next episode, so ayun. And shout out, Gayam, kadagi nabanggit nga nagnaganda tayo, di ba? You know yourselves. Yes. And shout out sa inyo. And sa ating mga viewers and listeners, may you continue to watch the next, or the part 2 of this episode next week. So, out din sa ano sa mga nag-comment at saka nag-share, nag-like, nag-react nung last episode 64 natin. Yes. Thank you so much. May God bless you all. So, once again, this is Native Tongues. My name is Alen. My name is Vander. Ni Apo Dios, ipagyamanan. Inawat na di kararagot, agyaman ang abo.
Jesus.